Sana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit. Pagpapala at pagsapit sa pagtubos sa daigdig. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimula natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kaniyang lungsod upang tuparin ang kaniyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kaniyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kaniyang pananaig sa kamatayan at sa kaniyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubuni sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kaniyang pinagaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olivo, at natatanaw na ang bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalaginin niyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng madamong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya'y sumisigaw,
Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus Nazareno. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging hindi iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa aming pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato,
pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki'y pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Sa inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob, ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus.
kaya't di na kila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at san sino ko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Kayo na ang nagsasabi." Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako sa krus." "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgota. Ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa.
Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatango-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain, mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Pagsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay Linggo ng Palaspas. Ginugunita natin sa araw na ito ang matagumpay na pagpasok ni Jesus Nazareno sa Jerusalem. Ito po ay hudyat na sinisimula na natin ang mga mahal na araw. Ang ating liturhiya ay tila baga nagpapadama sa atin ng magkahalong emosyon.
Sa simula, ang ating komunidad ay nasasabik sa ating pagwawayway ng mga palaspas. Gayunpaman, habang ipinapahayag ang pasyon ng ating Panginoong Hesus, dito, ang hangin ay tila baga naging malungkot habang naririnig natin ang mga pangyayaring humantong sa pagkapako at pagkamatay ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Ang kahalagahan po ng kaganapan ay isang katuparan ng isang propesiya sa lumang tipan daang-daang taon na bago pa man isilang ang ating Panginoon sa mundo. Sinabi sa aklat ni Propeta Zacarias, "Magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang iyong awitin. Dumarating ang haring mapagkumbaba. Batang asno ang kaniyang sinasakyan." Narinig natin sa ating ebanghelyo na ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno ay nakasakay sa isang asno habang maringal na pumapasok sa Jerusalem. Habang ang mga tao naman nagsisigawan, "O sana sa anak ni David, O sana na ang ibig sabihin, iligtas mo kami." Dito ay tinupad ni Hesus Nazareno ang propesiyang ito hango sa luma at matagal ng kasulatan. At tunay ngang napag-alaman natin na siya nga ang nag-iisa at tunay na hinihintay na Mesiyas. Kaya nga po narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, hindi tinakasan ni Hesus Nazareno ang lahat ng paghihirap sa krus. Uulitin ko po, bagamat siya ay Mesiyas, hindi niya tinakasan ang hirap sa krus. Hindi niya ito tinutulan. Sa halip, niyakap niya ito ng buong buo. Inihandog ang sarili bilang buhay na handog. Sa ikalawang pagbasa, inilarawan ang pagiging mapagkumbaba ni Hesus Nazareno. Si Kristo, bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos, nagkatawang tao at namuhay na parang isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masumurin hanggang kamatayan sa krus. Oo, hanggang kanyang huling hininga. Kaya naman, si Hesus Nazareno ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat naririto sa araw na ito, kasaliw ang ating mga palaspas. Iwinagawayway natin ito bilang tanda na kinikilala natin ang mahal na Poong Hesus Nazareno bilang ating Diyos, tagapagligtas at Mesiyas. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ang sugong ipinadala ng Diyos Ama. Bilang sugo, inihain niya ang kaniyang sarili alang-alang sa ating lahat. Hindi siya humingi ng anumang kapalit sa atin. Nagpakababa, nagpakumbaba, naglingkod,
at nag-alay ng buhay na walang inaasahan kahit anumang kapalit. Kaya nga po ngayong pinasisimulan na natin ang mga mahal na araw ay inaanyayahan din tayo. Kilalanin at palalimin natin ang ating ugnayan kay Jesus Nazareno. Naway mas mapalalim pa natin ang ating pagkakaunawa sa mga palaspas na hawak natin. Dahil ang palaspas na hawak natin ay sumasagisag din ng pagiging martir, kagaya ng Panginoon na naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Tayo rin ay binibigyan ng paalala ng mga palaspas na hawak natin na maghandog din tayo ng ating buhay para sa Diyos at kapwa. Ang palaspas din ay sumasagisag sa tagumpay. Ang pagtatagumpay ni Jesus Nazareno laban sa kasalanan at kasamaan. Ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa puwersa ng kadiliman. Naway ang mga mahal na araw na pinasisimulan natin sa araw na ito ay maging banal, makahulugan, at mapuno ng tunay na pagpapahalaga. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng kaniyang anak na si Hesukristo. Dumalangin tayo sa Ama at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo. Dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunitan namin sa pagpapasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Jesus. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami.
tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusunda namin si Kristo sa kaniyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kaniyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makibahagi sa kaluwalhatian na iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sunod sa utos mo, nalulubog akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na hindi makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmamalasakit niya na kami ay palayain sa kamatayang kinasuungan namin. Kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakitaan mo. O sana sa kaitaasan.
nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Amang alis.
galak ay aking. Hapis ay di pansin ang iyong naisin. Siyang susundin. Kung iyong hangarin kita'y aaliwin at kakalingain lumbay papawiin. Kung pipiliin abang alipin sa bahay takin krus na landasin galak ay akin. Hapis ay di pansin ang iyong naisin. Siyang susundin. Kung iyong nanaisin aking aako pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kaniyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang mga imahen, dasalan at palaspas. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka na amin.